Hi, Naya. Hello po. Ayan, good evening sa you, dear. Good evening po. Ayan, evening din ba sa Lebanon ngayon o hindi? Actually, it's still 5:30. In the afternoon. Ah, okay. So, good afternoon sa iyo. Good evening sa amin. So, Naya, sige, dire-diretso na tayong dalawa. Anong maipaglilingkod ko sa iyo at napatawag ka sa usapang LDR? Kwentuhan mo na ako, dear. Gusto ko lang po sanang i-share yung nararanasan ko po ngayon na depression. Okay. So it's been 2 months since I feel na nadidepress na ako sa life ko. That kahit anong gawin ko, ang hirap bumangon every day finding a reason kung bakit, kung for what nagbabangon ako every day. Okay. And the pinaka mahirap na point yung naranasan ko is yung I have to stay 2 to 3 hours in shower just to stop my papers from falling down. Okay. Without any reason. Mm. Tanungin ko lang, Naya, kailan nagsimula to? Yung you feeling purposeless, you feeling na parang hindi mo alam kung para saan yung pagbangon mo every day. Nag-start po siya. I think nag-trigger po siya nung me and my fiance broke up for about 4 months ago. Naya, tapos, ulitin natin yan, yung part na yan. Kaya mo ba akong hanapan ng mas magandang signal ng konti, Naya? Kasi medyo robotic and choppy okay tayo . So, ngayon, okay na po. Yan, mas okay na. So, nag-start to how many months ago? Mga 4 months ago nung nag-break kami nung fiancé ko. Nag-break kayo ng... Nag-break kayo ng ex mo? Yung ex-fiancé ko. Okay. Ex-fiancé. Okay. Opo. It all started there and then nadagdagan siya nung about sa work, complications sa work. Tapos yung complications din sa family ko sa Pinas. And then, I tried to find myself every day. Hanggang sa touch ko yung point parang I feel empty, I feel lonely. Yung kahit anong gawin ko, yung ang hirap ma-find yung purpose ko na para saan tong lahat ng ginagawa ko. Okay. Ano pa ba yung ginagawa ko? Okay. Naya, ganito no. Itong fiance mo, how long have you been together or boyfriends and girlfriends bago niyo na napagdesisyonan na magpakasal? We've been together for 6 years. Okay. 7 years almost. And then, nag-LDR kami for 3 years. Mm-hmm. Nagkaroon kami ng problema na nag-cheat siya sa akin while nasa ibang bansa siya. And we broke up for 8 months. And then, I accepted him back. Mm-hmm. Tapos, bumalik siya and it's a totally different person na ako that time na hindi ko na siya kayang alagaan gaya ng ginawa ko nung una na para siyang hari sa akin. I treated him as my king na lahat ibibigay ko. I am a different person. I take him back not because I love him pero because I know that he needed me. More on, I feel that he needed me. So I fixed him up and then he decided to go again abroad. Mm-hmm. And the complications start again. Nandiyan yung nagdududa na ako sa kanya every time I have to check him up. I admit na hindi ako yung perfect girl that I used to be and I will never be perfect for him. No one is. Pero yung ang hirap kasi DJ Lala yung ang layo tapos wala ka ng trust pero you still make believe yourself na pwede pa kaya mo pang i-survive yung meron kayo. Mm. Siguro kasi the reason why you two got back with each other is because you took pity on him. Naawa ka sa kanya kasi you know well in fact that this guy needed you. That's why you took him back.
Pero ikaw sa sarili mo, you know that you will no longer enjoy this relationship. Yung pagbabalikan nyo kasi Naya is more of because of an agenda, because of a purpose, not really bound by love. That's the reason why it felt heavy. That's the reason why it felt more like a burden than an opportunity for another shot sa relationship ninyong dalawa. Siguro yun yung rason kung bakit everything started to fall apart even if you already gave him a chance. Because you know, deep within yourself, you are no longer in love with this person. You took him for a reason. And that reason is pity. You took pity dito sa guy. Naawa ka sa kanya. Kaya tinanggap mo siyang muli. So, nung nag-break kayo, is it because you really know, you no longer trust this guy anymore and you can't move on na lang sa relationship ninyo? That's why you ended it? Actually, siya po yung nakipag-break sa akin. Sinabi niya na hindi niya na daw kayang i-handle ako dahil nga lagi na lang daw akong nagdududa sa kanya, na wala na daw akong tiwala. Kasi sabi ko sa kanya na, hindi naman sa wakang pala, pero you're not giving me any reasons to trust you. Like, every time you're showing me reasons to, na pagdudaga sa mga actions na ginagawa mo. At ang hirap kasi everyday, iniisip ko kung ano na yung ginagawa mo or ganyan. Yung, tapos sabi niya na, nahihirapan na rin siya. Sabi ko, nahihirapan din ako kasi hindi ko na alam ano pa ba yung dapat kong gawin to keep you from doing things. Sabi ko, kung mahal mo ko, you will give me reasons to hold on, not to push me away from you. And then, sabi niya na, tama na. But he keeps on calling me every night. And after kasi ng mga sinabi niya, DJ Lala na, ang sakit kasi I ask him, am I not worth the fight? Am I not worth fighting for? And he told me, kasi sobra ka na. You are too much for me. And you believe a guy who couldn't even maintain a relationship. And you choose to believe a guy who cannot even be, who can't even be loyal to one girl. This is a guy with no reputation at all to give you any advice regarding relationship, regarding holding on, regarding fighting for something. Kasi he have given you up noon. He gave your relationship up before. I'm not doing this so you can feel better. I'm telling you this because this is the truth. This is someone you cannot take any credit from. Kasi itong lalaking to ay hindi maganda ang reputation to begin with. When it comes to relationship, when it comes to fighting, when it comes to holding on, basta relationship in general, he is really not the person to go to or to listen to kasi he cannot handle one. You did. You did handle your relationship. You told me you treated him like a king kasi you wanted him to feel like a king. That's your language of love. So if there's a person who took control of that relationship, it was you, not this guy. So if there's someone I should ask for or I should ask with regards sa relationship, hindi yung lalaking yun yung pupuntahan ko, dapat ikaw. So that's one reason for you not to feel depressed about your fallen relationship. Naya, that was not your fault. I know na meron ka din sigurong shortcomings kasi katulad nga ng pinag-agrihan natin kanina, no one is perfect. But you are willing to compromise. He wasn't. When he made a mistake, you chose to forgive. When you made a mistake, he chose to let go. Now tell me, who's the bigger person? Ikaw o siya? Ako po. There you go. So you are not in any way. As of the moment, as of you telling me the story, you are not in any way in fault sa nangyari. You were willing to compromise. You were willing to fix things. So kung siya yung bumigay, siya yung nag-give up,
So alam na natin kung sino yung weaker of the two. Siya yun, hindi ikaw. You don't have to be bothered about it. But my question is, why is it hurting you now? Bakit siya masakit ngayon? Why are you in pain because of it? So we can fix it. Kasi po yung kinamdam ko na, I don't regret spending 7 years of my life with him. Paano yung pakiramdam na I put all those 7 years into waste just because he gave up? And ako nandito ako na parang naghihintay pa rin ako na pwede pa sigurong ayusin. I'm being naive to the fact na he already given up and I am still texting him and sending him message that at least begging him na can we still fix this for the sake of good times, yung ganun po. Mm-hmm. Ang sakit kasi, mm-hmm, yung memories nandun pa, yung I can still feel it. Pero hindi ko alam kung tama pa ba yung ginagawa ko para i-keep yung lalaking. Alam ko naman na kahit kailan, hindi na siguro ako kayang panindigan. Mm-hmm. Gets ko na yan, no? Nagigets naman kita sa nararamdaman mo, dear. But this is a process na lahat siguro ng dumaan sa isang relationship pinagdaanan niya. This is called moving on. Ito yung part na yon. This is the part when we accept or we try to deny the things that's already in front of us. Not because hindi natin alam kung paano, not because hindi natin alam kung ano yon, but because at the back of our mind, we are trying to fix it pa. Kasi ganun ka, Naya, eh. You're a fixer. You're someone na nakaka-detect ng broken something. And you try to make sense out of it. You try to fix it. But then again, you have to understand, dear, na there are things and certain experiences in life that we cannot fix. We cannot control. Sabi ko nga sa'yo, you were a pilot. You controlled your relationship before, but this one is out of your hands. His decision is out of your control. So if ayaw niya na, if you want to fix yourself, if you want to lift yourself up, then stop begging for him to come back. Kung totoo yung sinabi mong Naya, he needs you. He'll come back on his own. You don't need to beg him. You don't need to tell him what's in store kapag bumalik siya. He will come back because nakita niya yung worth mo. Parang ganito lang yan, Maye. Kung babalikan ka niya, mas maganda nang binalikan ka niya kasi mahal ka niya kesa binalikan ka niya kasi naawa siya. Parang yung ginawa mo sa kanya before. Nung tinanggap mo siya, it's not because of love. It's because of pity, or that's what you thought. Na it's just because of pity. But the extent of you being in pain today, the extent of pain na meron ka ngayon, tells me otherwise. You did forgive this guy and accepted this guy because Naya, in the back of your head, unconsciously, you love this guy so much. That even the thought of letting him go, even the thought of him being gone, scares you. But Naya, again, uulitin ko, this is out of your control. This is not within your range to decide. So, if nilet go ka niya, then maybe the only way to stop hurting yourself now is to slowly let him go too. Nung binitawan ka niya kasi Naya, sinaktan ka niya. That I am certain of. That I'm definitely sure of. Pero ngayong nasasaktan ka, it's not because of him anymore. It's because of you. Because you keep on holding on into something, into someone, na alam nating ayaw na. Gets mo ko, love? It's not because kulang ka eh. It's not because sobra ka. It's because at this point in his life, hindi lang ikaw yung nakita niyang pwede niyang makasama. And right now, I know na may corner dyan sa utak mo na nagsasabi din sa'yo na hindi din naman talaga siya yung
parang ideal someone to be with for the rest of my life eh. Clouded lang siya ngayon, Naya, ng fact na siguro na una kasi siyang bumitaw. Ikaw na ngayon nagbigay ng chance sa binitawan niya pa. Clouded din siya ng fact na kinonvince mo yung sarili mong the reason why you accepted him is because naawa ka sa kanya, pero ngayon kasi na-overwhelm ka na yung totoong reason pala kung bakit mo siya tinanggap muli is because sobrang mahal mo siya. Andun din yung fact na it's because 7 years yon ng buhay mo. 7 years na napunta sa wala as took on your own terms. But then again, Naya, yung 7 years na yon, if it left you with something, it left you with a handful of lessons. Lessons in life na walang amount of money can ever trade dun sa lessons na meron ka at hand. Ito yung mga experiences na hindi mo na makukuha muli. Ito yung mga experiences na you'll forever treasure. Ito yung mga experiences that made you an amazing person, that made you the Naya you are today. So it's not really, alam mo yon, nonsense. Hindi talaga siya total waste. Meron kang nakuha doon, Naya. 7 years of learning. 7 years of push to be stronger. 7 years of experiences no money can ever trade two or four. So, Naya, hindi siya nonsense. Huwag kang mag-alala. Ako, I've spent 12 years of my life in wrong relationships. But that did not bring me down. Sa mga relationship na yun, experiences, na-experience kong mabugbog, na-experience kong makuha yung first ko nang hindi ko gusto, na-experience kong manineglect for 4 years, but that did not bring me down. And no one will. Because I refuse to go down with it. I refuse na manatili sa baba. Ganun ka din dapat, Naya. Tignan mo yung sarili mo in the mirror. Walang nawala sa'yo. You are the same, Naya. If not, you're stronger. Stronger than ever before. Because of all the lessons you've learned sa relationship na yon. So do not look down on yourself na worthless ka, you are not worth anything, you are not worth fighting for. That's just because he left you. Wag ganun. If titignan mo siya, you should feel proud. Kasi kung babalik na rin natin yung sitwasyon, Naya, you fought for him. You stood by his side nung humingi siya ng sorry sa'yo. You made your heart a little bigger para magkasya yung room for forgiveness. That's who you are. That's what you did. You became the bigger person when you accepted him nung nagkaroon siya ng someone else in life. You treated him like a king. That's how generous and thoughtful you are when it comes to love. So, Naya, you did not become less of a person just because this guy left you. Kung merong nawalan dito, Naya, this is not just a line. This is the reality of it. Siya yun, hindi ikaw. Gets mo ko? So, do you still have any questions pagdating dun sa area ng love life mo, Naya? And just to add, no, Naya, you are just 29 years old. Apa. Just as the same age as my age. Kumbaga, you're still young to feel depressed and pressured when it comes to love. Don't be. Napakadami mo pang tsansa para makakita at makahanap ng isang tao that will appreciate you for who you are, that won't trade you for anyone, and that will tell you that you are more than enough para sa kanila. So, Naya, maybe this guy is not just that guy. Siguro siya lang yung one of those guys na dadaan sa buhay mo just to teach you a lesson. It doesn't matter how many years we've wasted or spent with the wrong ones. What matters is we find the right one. Kasi kung kailangan natin pagdaanan yung mga wrong ones na yan to be able to get to that right person sa buhay natin, to hell with it. Pagdaanan natin siya kung kailangan natin siyang pagdaanan. Basta't ang importante ay hindi kung sino yung mga dinaanan mo, kung kanino ka nagsimula. Ang importante dito, Naya, ay kung kanino ka magtatapos. Okay?
Apa. Ngayon ah. Let's siguro, talk about... siguro? Apa. Siguro dahil na rin po sa mga past relationships ko na kaya nagkaroon po ako ng mga trust issues na talagang sobrang nagpalala sa nararamdaman ko. Mm-hmm. I get it. Isa po yun sa mga factor na dumagdag kasi maaga po kasi akong nabuntis na hindi naman po talagang hindi masyadong healthy yung relationship ko dun sa first na nakarelasyon ko na battered wife ako. Hindi ako gusto ng mga pamilya nung ex ko. So, asan nga pala yung bata? Po? Nasaan yung anak mo? Nasa kanila po. Ah, nasa kanila. But can you kasi see the child? Isa rin po yun sa factor. Nakakausap ko po yung mga bata. Pero yun po yung mga dumadagdag sa stress ko kasi yung iniwan ko po yung mga anak ko sa mama ko only to find out na binubugbog nung mama ko yung mga bata. So I have to let go and to naibigay na lang sa pamilya nung ex ko yung mga bata kasi naalagaan ng ayos. Pero nandun yung factor din na minsan pag ako nakapagpadala, nilalayo nila sa akin yung mga bata, hindi ko nakakausap. Okay. So, okay. Moving on na tayo dyan eh. Gearing towards our, ano na to eh. Another problem that's stressing you out is your life, your family life because of the kids, because of your parents. So, it's a whole shebang nga talaga. Kumbaga, I won't be surprised that you are feeling down. I just don't want you to use the word depressed. Kasi parang it just felt so real eh, when you say it eh. It felt and it will make you feel hopeless when you do. So sabihin na lang natin challenged ka ngayong araw na to or challenged ka nung mga nakaraang linggo or buwan ng buhay mo. But I won't use the word depressed on you. I just don't want you to feel that hopeless because you are not hopeless. So, tapusin na natin si guy problem. Ililagay na natin siya sa limot. Lagay natin siya sa ilalim ng hukay kung kailangan natin. Oo, yan. Let's put him behind us. Oh, no, it's time for us to move on dyan sa factor na yun. And I just hope na itong 7 years ng buhay mo you've spent with this guy, sabi mo naman, lahat nagawa mo na. You should feel fulfilled rather than feel regret. No regrets pa rin. No regrets. That's good. That's one way of choosing to, sabihin na natin, look at it. Looking at it in a positive manner. Yan dapat yung maging attitude natin. So let's just put it all behind us. Block him if you must. Kumbaga, do everything so you can move on. Let's just put him behind us. Oo. Kung gusto niyang bumalik sa buhay mo, he has to and he should prove himself first na this time around it will be different. Because you've given him all the chances he could possibly get and he possibly deserves. So enough is enough. Let's put him behind us. So moving on with your family, matanong ko lang no, Naya, because your mother, your biological mother ang pinag-uusapan natin dito, no? Apo. Oh, biological mom mo ay nang bubugbog. Yan ba ay dito lang sa mga anak mo or this habit of hers go way back? Nung bata ka pa, ito ba ay habit niya talaga? Ito po kasi, first kin niya po ako. Mm. And si mama, parang yung galit niya sa father ko, sa akin niya binagsak. Mm. Hindi, never kong naranasan na tinuring niya akong anak compare sa mga kapatid ko. Never niyang pinarana sa akin na proud siya sa akin. Yung minsan natatanong ko na, bakit ganyan si mama, hindi siya, never siya naging proud. Lahat na ginawa ko para maging proud siya sa akin. Until na magkaanak ako, I tried to fix things with my mom, me and between my mom. Mm-hmm. Lagi ko siyang kinakausap. Nagtanim ako ng sama ng loob sa mama ko noon kasi sabi ko, mama, bakit ganyan? Lalo na nung pinagtangkaan ako nung kinakasama niya. Hindi niya ako pinagtanggol. Never niya akong kinampihan. But I still believe na
mama ko siya, kailangan kong magtiwala. So when I left my kids to her, tuwing tumatawag ako, hindi ko makausap yung mga bata, wala, kahit pictures, wala. Yun pala kasi ang daming pasa ng mga anak ko, especially ng bunso ko. So, nung time na yun talagang ang laki ng gulo namin ni mama na talagang dun ko nailabas yung galit ko sa kanya na sabi ko, ma, apo mo na yan eh. Ano bang kasalanan ko para ganyanin mo pati yung mga anak ko? Bakit yung galit mo sa akin, ganun na lang? Bakit, bakit ganyan ka? Wala na nga akong nakinalakhang tatay. Bakit hindi mo rin pinaramdam sa akin na meron akong nanay? Hindi ako lumaki sa kanya, lumaki ako sa mga tito-tita ko, sa lola ko. Anong naging response ni mom? Anong naging response niya dun sa burst of emotion na nangyari nung kinonfront mo siya about your kids? Anong naging response ni mother? Galit lang siya. Galit siya na sinasabi niya, ang yabang mo na, porque may trabaho ka, ang yabang mo. Yung parang hindi niya man naman pinapansin yung talagang yung nararamdaman ko that time. Never siya nag-explain sa akin kung bakit. Basta parang nararamdaman ko lang na hindi niya ba ako anak. Anak niya rin naman ako kung tutusin ako ngayong una niyang anak. So tanong ko lang, Naya, hanggang ngayon ba you're still seeking her approval sa lahat ng ginagawa mo? You're still seeking validation sa ginagawa mo sa kanya? Hindi na. Hindi na po. So it's been 2 years that I stopped talking with my mom. So you, na, kumbaga, you made a decision. Not a single communication. You made a decision to, dahil hindi mo na siya ma-fix, dahil hindi na natin magawa ng paraan, you totally cut her sa buhay mo. So itong naririnig ko ngayon from you that's stressing you out, it's part of your memory. It's part of your trauma from childhood up until this moment. Siguro, Naya, ito yung source ng trust issues na meron ka. Because you grew up not trusting your own mom. This is not because of the guys you've been with. It all started when you were a kid. Because your mom gave you a bad childhood. But sabi nga ng mga nasa libro, Naya, sabi na din sa, alam mo yun, actually, I do listen to Dr. Phil as well. So, sabi nga doon sa mga nabasa natin, science proven, na kapag, scientifically proven rather, na kapag sa childhood nagsimula, yung feeling mo of insecurity, yung feeling mo na endangered ka, or feeling mo nasa harm's way ka, you'll take it with you up until you grow up. And the only way to address it is to admit and accept that this is part of the past. It's a memory. We have to highlight yung fact na isa siyang memory so that you cannot carry it any longer everywhere you go, Naya. You, like your ex-boyfriends, this should also be part of that baul kung saan mo siya ilalagay. Kasi you have already surpassed yung nangyari sa yung yun eh. You have already surpassed those days na nahirapan ka because your mom is giving you or given you so much trauma. Bata ka pa lang hanggang sa paglaki mo, hanggang sa mga anak mo, inadapt niya yung ganun niyang ugali. This is all behind us now. I know na yung current mong problema that you were facing or you are facing, currently facing, now ay caused by that same trauma, haunted by that same trauma. Kasi kung hindi naman ginawa talaga ng nanay mo yun sa mga bata, nasa iyo pa din ang kusudiya ng mga bata. You no longer have to deal with your yung parents, yung side ng daddy ng mga bata. You no longer have to deal with them. If only your mom did not touch, not a strand of hair dun sa mga batang yun, but she did. So, lagay na natin siya sa past niya, and I do understand, Naya, it's gonna be harder for you to put it all in the past kasi this one is a part of your childhood, a part of your life, a part of your memory, whether you like it or not, but we just have to try, Naya. We just have to face the fact and accept the reality na this is part of your memory.
may it be a bad or a good one, memory na to, nakaraan na. Kailangan lang natin siyang i-acknowledge na hindi mo na ako pwedeng i-control. Hindi mo na pwedeng i-haunt yung buhay ko ngayon because you are all part of my past. Tapos na kayo. Tapos ka na ma. Na-haunt mo na ako before, na-terrorize mo na ako before, but I will no longer allow you to terrorize me more. I've learned a lot from you. One of which is not to become a mom like you. Let's put that one clear. So, enough na. Enough of your memory haunting me. I have to address that my reality should not be stained by my memory. Doon tayo mag-start, Naya, ha? Huwag mo nang hayaan na i-control ng nakaraan. Palungkutin ka ng nakaraan. I-depress ka ng nakaraan. That's part of your childhood. We've all had those moments in life, siguro not as traumatic as yours, na hindi natin ginusto. But then again, we are living our lives now. And we cannot keep on living in the past. We have to live sa kung ano yung nangyayari ngayong araw na to. And if we will allow our past to take control sa mga nangyayari ngayon, we will never have a chance to move on. Gets mo ko? Apo. Actually ngayon. Po, DJ Lana. Mm. Noong kahapon po, birthday ni Mama. Mm. For 2 years, I stopped talking with her. Yung parang kahapon na-realize ko, parang nananabik pa rin ako sa boses ng mama ko, even though we don't have a good term relationship. Mm. So I called her, sabi ko, Ma, napapagod na ako. Sabi ko, Ma, this time kailangan ko ng ina next to me. Mm-hmm. First, I start the conversation with sabi ko na, Ma, sorry, happy birthday. Mm. Sabi ko, kailangan ko ng mama sa tabi ko kasi nahihirapan na ako. Napapagod na ako. Sabi ko, I've been so strong for so long. I've been leaving myself all alone for longest period of time. Pero this time, masabi ko, kailangan ko ng mama. Kailangan ko ng isang ina. And how I wish na sana mayakap man lang niya ako this time nung wala siyang sasabihin sa akin. Hmm. Yung maramdaman ko lang na this time, meron akong nanay na iku-comfort ako without saying anything, without blaming me, without putting the blame on me na, ah, ginusto mo yan, ah, ikaw may gusto yan. Parang, hinahanap ko pa rin na, sana maramdaman ko yon this time, na hindi ko na alam kung saan ako pupunta. And ang sarap pakinggan, sabi ng mama ko na, sige, umuwi ka. Umuwi ka na lang dito. Let's start all over again. Mm. Yun yung gusto kong marinig. Ano ang sinabi niya? Yung binigay niya sa akin na gusto kong marinig. Mm. But hindi ko siya na-feel. Hindi ko na-feel na sinabi yun talaga ng genuine na ina. And it hurts me. Kasi parang hindi ko alam kung sino yung totoo sa paligid ko. Okay. Ano bang response ang ibinigay sa'yo ng nanay mo? Yung exact words that you wanted to hear? Yun yung sinabi ng mama mo sa'yo? Yes. Mm. Pero hindi siya yung nararamdaman niya. Mm. Okay. Hindi yun. But you heard it. Every word you just told me, okay. You heard it coming from her. Na umuwi ka dito tapos ano? Let's start all over again. Mm. Let's fix things. Mm. Naya, ganito, no? Mm-mm. I give it to you. I know na you were traumatized by your own mom. I know na dahil nga may trust issues ka, dahil din sa kanya, it's hard for you to believe a word that comes out of her mouth. But this is a family. This is your mom. This is the same person you want validation from. This is the same person you want comfort from. So, though the situation is like the boyfriend and girlfriend thing, this is something more. This means so much more. Imagine mo na lang to, Naya. If you can put yung cheating nung ex-boyfriend mo, itong recent one, behind, accept him back into your arms, give him another chance, another shot at love. Why don't do the same?
sa mom mo. I know na it felt rehearsed para sa'yo, it doesn't feel right para sa'yo, it felt, sabi natin, hindi genuine para sa'yo, but how would we know? How would we really know na hindi siya genuine if we won't try? Wala namang mawawala sa atin eh. Kung trinay mo siyang paniwalaan, trinay mong umuwi sa kanya, trinay mong magpa-comfort sa kanya, and she did not deliver, madali lang, babalik ka lang sa kung paano ka last 2 years, for the last 2 years of your life. You're ignoring her. Babalik ka lang doon. And you know how it felt, you know how to do it, you can just do it again. But if you're wrong, and she's really trying to change, and she genuinely meant starting over again, it's a good opportunity for you to erase all the bad memories you had with her and replace it with something new, something you can be proud of, something you can be happy with, remembering. Gets mo, Kunaya? I don't want you to be turned into a stone because of your past. Ayokong maging bato ka sa pagmamahal, bato ka sa forgiveness because nagkakalyo ka na sa daming beses mo siyang ginawa. I don't want you to become that person. The reason why everything's so heavy now, Naya, the reason why you feel so down right now is because you're not letting things go. You are holding it in. Even if you know how to forgive, hindi mo natututunan yung salitang forget. It comes along with it. Forgive and forget. Kasi if you're just gonna forgive that person for the mistake na ginawa nila that they've done, but you'll keep it all into your head and heart, dadating ka sa puntong to kung nasan ka ngayon. You feel so heavy. Because everything na ginawa sa'yo before, na pinagpatawad mo naman sana, binigyan mo naman ng chance para mabago, you're still keeping it with you. You are not trying to forget. You've just learned how to forgive, but you never forget. That's the reason why it feels so heavy, dear. Ito yung rason kung bakit ang bigat-bigat. Then maybe this time around, you can try doing both. Forgiving and forgetting all at the same time. This is the biggest part of you that's holding you back from being genuinely happy in life. This is the part of your past that's holding you back to trusting people. Itong past mo with your mom. So walang mawawala sa you, and you have a lot to gain if you'll try to believe in what she just told you, to go back and start over again. There's nothing wrong with it. Walang mawawala sa you if you'll try, but you'll gain a lot from it if it happens. Gets mo ko, Naya? Opo. Tas itong sa family mo, dun sa, sabi na natin sa husband side mo, if ginawa sila nila uli sa yung ilayo yung bata just because hindi ka makapagpadala, then maybe you can talk to an attorney about it. You can finally talk to an attorney about it, kasi this is a custody battle eh. That is not right. Even if alam natin yung reason kung bakit andun yung mga bata, what they are doing to you, na hinahold as hostage yung mga bata unless you'll give them a ransom, is not right. In the eyes of the law, in the eyes of everybody that's watching, knowing your story, that's not right. So if this one continues, siguro ito yung pinakamadaling solusyonan. You talk to an attorney. You fight for a battle ng custody ng bata. You are not asking for so much naman. You are just asking them to be humane. Na ipakita sa yung mga bata with or without pera. Kasi you're a mom eh. And even if given nasaktan yung mga bata ng side mo, it wasn't you. You tried to be right. You just tried to provide para sa kanila. You just tried to give them a better life by working abroad. That's what you did. You never knew that your mom would do that sa mga grandchildren niya. Hindi mo naman alam yun eh. And it wasn't you at all.
So if you can fight para dun sa custody ng mga bata or sa right man lang para makita yung mga bata nang hindi kailangan merong pass na may toll, then you fight with it with an attorney. Okay? But this part of your mom, you have to address, Naya. I think this will be beneficial for you if i-address mo na siya once and for all. Kasi biruin mo, after 2 years, after everything that's happened, after everything that your mom did, your first instinct, nung pagod na pagod ka na, nung masakit na sa'yo yung buhay mo, is to look for your mom. Is to ask for your mom. And the only comfort that you know that will fix things, that will make you feel better, is that comfort coming from your mom. So, Naya, maybe we can try. Maybe you can try again. Kung wala, walang mawawala sa'yo. You'll just revert back dun sa ginawa mo nung 2 years, and this time around, sabihin mo lang talaga sa sarili mo na if no one can help me with this one, if no one can help me deal with this problem, deal with what I feel inside, then maybe it's about time I don't ask anyone to do it for me. Then maybe this time around, I can do it myself. Sometimes we all have to be independent at some point in our lives. Not asking anybody to take care of us. Hindi natin i-depende ang nararamdaman natin sa ibang tao. We just have to learn how to lift ourselves up. Then maybe it's about time you do the same for yourself. Pero kung tatry mo to at maging okay, your mom is really trying to start over again, ask for forgiveness, apologize for it, then prove herself na she's different now, na hindi na siya yung katulad ng dati, then you'll gain so much more out of it. Tama? Ngayon, Naya, if there's one thing na gusto ko ma-clear natin bago tayo matapos mag-usap dalawa, Naya, I don't want you to feel like everything in your life is going wrong. I just want you to know na sometimes sa buhay natin, at some point, everything will feel like that. Pero hindi talaga siya ganun. We just have to fight our way through it. We just have to fight our way outside of that feeling. And that fight will come from within. Kailangan nandun yung willingness to get out. I'm telling you, Naya, ang dami na ng pagkakataon sa buhay ko, I've been there. I'm crying myself to sleep. I'm crying on my way to work. I'm crying while at work without telling a soul, without telling anyone what's happening within me. Because I'm trying. I'm trying to fight myself. I'm trying to fight my head and not overthink about it. Okay na iiyak ko siya. But I don't have to feel that way for a week, for a month, let alone for a year. That's something I won't allow na mangyari sa akin. And that's something that you shouldn't allow na mangyari sa'yo. Don't let life beat you up. Live your life, Naya. You're still young, 29. You can still do a lot of things. You're still capable and you are bound to reach greater heights. Just believe in yourself. Kung nasa rock bottom ka ngayon, kung nasa baba ka ngayon, ibangon mo yung sarili mo. Believe in yourself that you can and you will. Just don't feel beaten up. Don't feel like giving up. Gets mo ko, Naya? Feeling ko po na wala yung connection. Teka lang, Naya, tawagan kita in a bit. Wait lang ha, tawagan natin si Naya. Nawala yung connection niya. We're calling in Naya for the last time para sa ating programa. And then, we'll move on to your comments. Ang dami pong nagko-comment sa storya ni Naya kasi naramdaman niya yung whirlwind. Alam niyo po ba, why I feel like Naya needs more time, more of my time today, is because bukod sa sinabi niya sa akin she's depressed, wala pa po kami sa air,
wala pa kami sa ere, yung kanyang picture sa Viber ay very dark. It's a black rose. Oo. So, hindi na po ako makakonect for some reason. So, Naya, if you're still listening to me, I think you get my point na giving up in life is not an option. Don't. If madaming factors in your life na hindi maganda yung pinatutunguhan, everything's going south, don't go go down with it. O diba? Huwag mong hayaan na pati ikaw sasama doon. Kung meron tayong kakapitan sa oras ng pangangailangan, walang ibang taong gagawa niyan. Walang ibang taong pwede nating sandalan, kundi yung mga sarili natin. And we just have to accept and we just have to learn that in life, sometimes all we have is ourselves to trust, to believe in, to fight with. So kung lahat ng bagay sa paligid mo ay bumababa na, huwag ka nang sumama. Lumabang ka pataas. Ibangon mo yung sarili mo. No matter how hard, no matter how depressing, you'll get through it. Just put your mind and soul into it and you can do it. Okay? Sa mga kabisyo natin, katulad ni Naya, feeling down, feeling depressed, feeling like everything's not going so well, everything's not doing good sa mga buhay nila, you'll only lose if you'll accept your defeat. Matatalo lang kayo kapag tinanggap nyo na sa mga sarili nyong talo kayo. Sa buhay na to, sa buhay nating lahat, matira ang matibay. Ika nga nila. So laban lang ng laban, kabisyo. Hanggat bumabangon ka pa, kinaumagahan, ibig sabihin may chance ka pa to turn things around. So don't you dare give up. This is just but a test. Everything is a test. And remember, you are not the only person na sinusubok ng buhay. And there are a lot of things in you that you should be thankful for. Rather than malungkot ka, rather than maging sulky ka about the things na hindi mo gustong nangyayari sa'yo, appreciate those na maganda yung turnout para sa'yo. Like for example, Naya, your job. Maganda yung trabaho mo, Naya. May capability kang mag-provide. Marami sa atin ang wala. Plus, you have those people around you na even if wala yung mommy mo, mahal ka. Like your titos and titas. O di ba yung mga friends mo, they all believe in you, Naya. Kapag hindi maganda yung pakiramdam mo with the people around you, just look for those people that gives you light. Like for example, me. Dito sa office, if I don't feel like everything's going great sa buhay ko, I just look at Troika. Not because, hindi naman because she's feeling worse or she's doing worse than mine. It's just that she's a bucket full of happiness. And I'd like that kind of energy to be transferred sa araw ko. So I surround myself with people like Troika, with people who are positive, with people who have a lot of happy hormones to make my day bright. Ganun din sana kayo, kabisyo.